sa inyo. Paano kayo nabuo? Natawa ko sa paano kayo nabuo. Na-realize ko rin mali yung tanong ko. Paano nabuo ang grupo nyo? Sa mga competition po sa amin sa Paluleite, doon po kami nagkakilala. Sige, tingnan natin. Okay. Sige nga, tingnan natin kung ano yung talentong ipapakita nyo. Good luck! Thank you po. Problema sa Pinas, para ka bang solusyonan? Pag-angat na bawat isa, lagi na lang binibigyan. Di ba kausan magkalipan? Dahil sa kahirapan, dumarami na rin kabataan. Nakikita ko sa lansahan, naglinimus sa mga kalye. Wala kasing makain, gumagawa ng paraan para hindi sila gutumin. Kaya kung naisulat ang awitin na ito, para marinig nyo ang matinding mensahe ko. Walong edad kong binuksan ang aking mga mata, pagulat sa realidad at sa matinding sakuna. 21 taon na akong nagtitiis, 21 taon na akong naghihinagpis. Hindi ka ba nababahala? Tayo ay lumulubo. Paano kaya kung ito sinabayan ko ng tunog? Sipag at tiyaga, aasenso ang ating buhay. Pero bakit marami sa ating buto mang inamamatay? Asun pula ang kulay ng bandila. Pag-asenso ng Pinas, bakit parang biglang tumila? Walong sinag ng araw, Pwedes malinaw. Uy, nahumuhuhaw ang katatong bituin. Kikisap nga ba balang araw? Ano nang kinabukasan ng ating kabataan? Kung ang kahirapan sa Pinas ay hindi natin malaban, meron pa ba solusyon? Ang problema sa ating bayan, kung ang krimen at korupsyon ay laganap sa lipunan at ang kabataan. Pag-asa daw ng ating bayan, mga sinabi ni Rizal, bakit natin pinabayaan ang landas ng kabataan ay tuluyang naligaw? May kinabukasan pa ba na silang matatanaw? Maraming katanungan dito sa ating isipan. Kailan ba magwawakas ang dulot na kahirapan? Kung may mga tao na salot sa ating lipunan, paano na ang bayan na ating kinamulaman? Nilaw puti asul pula ang kulay ng bandila. Pag-asenso ng Pinas, bakit parang biglang tumila? Walong sinag ng araw, ako'y na pumupukaw at ang tatlong bituin. Kikisap nga ba balang araw? Nilaw puti asul pula ang kulay ng bandila. Pag-asenso ng Pinas, bakit parang biglang tumila? Walong sinag ng araw, ako'y na pumupukaw at ang tatlong bituin. Kikisap nga ba balang araw, peace. Kuya Binoy, ano masasabi mo sa kanila? Mabuhay ang revolusyon. Sapul na sapul ako, tol. Naramdaman ko lahat ng bawat titik, ang bawat nakasulat sa kinanta ninyo. Talent ninyo, dinadaan ninyo sa isang makapilipinong pamamaraan. Ang galing nyo, tol. Nadala nyo ako. Maraming salamat. Thank you. Salamat po, salamat. Thank you. Salamat po. Matanong ko lang, sino nga ulit kumanta ng kinanta nyo? Original composition original. Po. Original composition nyo? Opo. Kasi po, ang istorya po nito is, noong November 8, 2013 po, yung Yolanda po sa amin. Hindi pangkaraniwan ang Super Typhoon Yolanda. Kaya naman walang salita ang kayang maglarawan sa puwersang ibinuhos nito sa Eastern Visayas noong November 8, 2013. Umaabot po ng 18 to 20 feet yung tubig ng Yolanda doon sa amin sa Barangay San Joaquin. Inanod po ako kasama yung lola ko at saka yung kaibigan ko. Time po na na-rescue na po ako nung naglalakad na po ako sa highway. Nakikita ko po marami na pong mga patay po na hinahakot ng mga kabarangay ko. Tapos iniisip ko na po na baka yung family ko hindi nakaligtas. Baka ako na lang, mag-isa na lang po ako natitira. Nung nakita ko po yung pinsan ko, nabuhayan po ako kasi sabi ko, nasaan sila mama? Nakita ko po, sabi ng pinsan ko na, nandun sa may Tanod outpost po. Nandun yung family ko, pero po may kulang po yung lola ko po na hindi po nasama sa mass grave kasi po missing po siya. Hanggang ngayon po, wala po kaming nakitang kahit
damit man lang po niya. Tapos nung nakita po namin na naghihirap na po yung buong Paloleite at saka yung Tacloban City, nakikita po namin madami pong batang namamalimos. May mga taong gumagawa ng masama, mga batang nalihis po ang landas. Kaya po, nasulat po namin yung kanta base po sa experience namin sa Yolanda. Ang hip-hop kasi hindi lang siya yung basta dahil uso, buhay ng tao, yung mga pinagdadaanan na mahirap. Pero lumalaban ang tao. Opo. Na pagtatagumpay nila at lumalaban sila. Sana marinig pa ito ng maraming tao dahil ang laking naiitutulong sa amin at nakakapagbigay ito ng inspirasyon sa amin. Si Kuya Binoy, kanina pa umiiyak dito sa tabi ko't. May gusto ka bang idagdag, Kuya Binoy? Pasyenta lang kayo kung medyo nagiging ano kami. Kasi kultura nating mga Pilipino yan, eh, mahal natin ang bawat isa. Saka yung hip-hop, saka rap, nagamit nyo ng tama. I agree with them. You used rap to tell your story and you did it very well. Ang galing niya. Thank you. Rice? We appreciate and thank you so much for your wonderful story of survival and resilience. Kasi nakakamulat yan ng mga mata ng marami at yun ang ginawa nyo sa amin today. Pero kung pupuntahan ko yung pagra-rap, I have to be very honest, hindi naman siya magaling na magaling. Yun yung i-improve nyo kasi meron na kayong istorya eh. Meron na kayong talent, pero hindi pa pulitong-pulido. Maraming salamat. Thank you, boss. Let's vote. So, I think we will give you a chance to improve your rap. I will say yes to you. Thank you, boss. Thank you, boss. Yes din ako. Thank you po. Thank you po. Thank you. Marami pa kayong kailangan i-improve at paghusayan. I will give you a no for now. Thank you po. At sinasabi nila yan para sa ikabubuti nyo rin. Hindi para i-down kayo, kundi para makatulong sa inyo. Gusto kayong bigyan ng chance? It's a yes for me. Thank you po. Meron kayong tatlong yes, ang ibig sabihin lang nun, ay pasok na pasok kayo sa next round. Congratulations!